Happy day po sa inyo lahat! Ang lahat po ay nasa mabuting kalusugan na makakapanood po nito ang mga videos po namin dito sa Happy Time with me. Thank you so much po sa mga nag-subscribe. And please, huwag po kayong magsasawang panoorin po ang mga videos na aming hatid sa inyo. Napakasimple, ngunit alam po namin makatutulong paunti-unti, kahit konti po, para pa sa inyo pong pagpapalaki ng inyong mga anak. Happy Time with me! Today po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga sakit-sakit sa balat na nararanasan ng inyong mga anak. Katulad na lamang ng mamaso. Ano nga ba itong mamaso na paso ba ito? Maranas bang mangangati o nangangati at nagsusugat ang balat ng iyong anak? Baka naman may infection na ito. Yan ha? Madalas bang may pamumula, pagsusugat? O kaya kung iisipin, pwedeng may condition ito sa ating sa balat ng iyong mga anak. Minsan, konti dito sa mukha. Okay? Magkaroon ng rashes. Bakit may tumutubo? Ang impetigo o mamaso ay isa sa mga sakit sa balat na maaaring magsimula sa simpleng pangangati. Mostly dito sa mukha. Nangati dito, inamot, lumaki, pula. Ginamot mo ito, nandito na naman sa kabila. Para siyang gumagapang, nakakainis. Hindi naman siya bulutong. Kasi sa balat, dito lang naman sa mukha. Kadalasan po sa mukha siya. Lalo na dito banda. Dito, kung saan siya kumakain. No? Ginamot mo to, gumaling. Aba, eto na naman. Ginamot mo na naman to, eto na naman. Para siyang nanganganak. Tawag ko dun, nanganganak. Naranasan ko po yan sa aking mga anak. Ito rin ay maaaring kumalat sa ibang parte ng katawan. Not only sa mukha. Ha? Pati na rin makahawa sa ibang bata. O nakakahawa. Maaring maapektuhan ang normal na gawain ng iyong anak. Nang dahil sa siyempre, pinpansin ninyo, kung sa mukha ito, sa mukha siya tumutubo, paano na? Para siyang, kung alam niyo po yung bulutong tubig, isa lang o dalawa meron dito sa mukha. Parang magtutubig, puputok. Okay? Ginamot mo, gumaling. Minsan nagdudulo din siya ng paglagnat. Pag ginamot mo, meron na naman. Hindi pa nga gumagaling ito, meron na naman. Parang dumadami ng dumadami. Minsan napupuno na. Minsan hanggang dito. Minsan din meron dito sa braso. Ano nga ba ang mamaso? Ang mamaso ay isang impeksyon sa balat, dulot ng aliman sa mga dalawang uri ng bakterya. Bakterya na naman. Yan ha. Ito yung Staphylococcus aureus o Staphylococcus yogins. Ayan ha. Pamaso sa mukha, bandang bibig at ilong. Ito na nga yung katulad ng nangyari sa anak ko. Dito, hala, pumunta na dito. Ginamot, pumunta na naman dito. Ako, pakalat-kalat, no? Saan magsugat o galos? Hindi dahil pumapasok ang bakterya na nagdudulot ng mamaso. Doon po ah, kasi yung bakterya na yan, talaga namang dinadali yung balat ng inyong anak. Pagkamot sa mga sumusunod na siyang pwedeng magsugat ay maaaring maging mamaso. Okay? Agat ng hayop o insekto, kung may eksema, iritasyon sa balat na dulot ng mga bagay na nakadikit dito, gaya ng mga tawag dito poison ivy at iba pang halamang mabalahibo. O sa mga singit-singit na karaniwang nakukulog ng init at napapawisan. Okay? So, mayroong dalawang klase ng mamaso. Non-volus. Ito ang karaniwang uri ng mamaso na dulot ng parehas na uri ng bakterya. Sa una ay mukha lamang itong maliliit na kagat ng insekto. Nakalaunan ay magsusugat. Di magtatagal, ito ay magkakaroon ng langid o scrub o scab na brownish yellow ang kulay. Ang karaniwan ito makikita sa mukha. Yan, sa mukha nga. Maaari itong tumubo sa binti at braso. Karaniwan, isang linggo ang tinatagal ng paglabas hanggang sa paggaling nito. Meron din namang tinatawag na bolus. Ito ang kadalasang dinudulot ng Staphylococcus aureus bacteria. So remember ha, kung nanonood kayo sa mga videos namin, Staphylococcus aureus din ang sanhi ng pigsa. At itong mamaso ay Staphylococcus aureus
din. Tumutubo ito sa normal na balat bilang mga malalaking paltos. Parang paltos. Para siyang, chicken pox. O kaya parang napaso na nagkaroon ng tubig, tapos pumuto, tapos gumakalat ng kumakalat. Nakaranas na kayo niyan, alam ko. Ang tubig sa loob ng paltos ay mangingitim at magiging malambot bago ito pumuto. Pagkatapos nito, magnanana ito at magkakaroon ng brownish yellow na langiba. Karaniwang hindi nag-iiwan ng peklat ang pagputok ng mga paltos. Hindi naman nag-iiwan. Pero nakakabahala pa rin, lalo na kung sa mukha ng bata at lako, lalo na kung babae ang anak ninyo. Kapag hindi nagamot ang alinman sa dalawang uri ng mamasa, maaari ito maging ekterma. Lumalalim ang infeksyon sa balat na maaaring magpeklat, masakit na paltos ng ektema at karaniwang lumalabas sa puwet, kita, binti, alak-alakan at paa. Ang mga paltos ay namamaga. Nagkakaroon ng nana at langib sa paligid, kaiba sa dalawang uri ng mamaso. Ang balat sa paligid ng ektema ay mamumula. Matagal bago gumaling ang sugat galing sa ektema. Paano ba nakukuha ang mamaso? Paano nga ba? Ang mamaso ay nakukuha sa mga sumusunod na paraan. Ito na. Paano nga ba nakukuha itong mga anak natin? Kayo ba ay nakaranas nito? O kayo ba ay may anak at least alam nyo na kung paano? Una, pagdikit sa parte ng katawan na may mamaso. Kung ang isa sa mga kapitbahay, kalaro niya, meron ito. Ang mga liquid na galing sa langib o di kaya ay galing sa pumutok na paltos na siyang salarin sa pagkalat ng mamaso. Yun nga, kung mayroong mga isa sa pamilya ninyo meron nito at nahawakan niya, ay maaari ding magkaroon siya ng mamaso kasi uri nga siya ng bacteria. Sa live bacteria, nakakainis talaga. Paggamit ng personal na bagay gaya ng tuwalya, damit, punan at kumot, pati ng mga libro at laruan sa mga bata. Lalo na kung pumapasok na siya para lang, kadalasan po talaga, no? Kasi marami na sila nakakahalubilo doon. But ngayon kasi, nasa bahay sila, sumaaring na mayuwi ng magulang o talagang sa paligid, hindi malinis, na? Paglaro sa lupa o buhangin habang may sugat. Pagtira sa isang kulob, mainit at masikip na lugar, kasama ng isang may mamaso. Karaniwan na po itong nangyayari sa mga batang 2 taon hanggang 6 taong gulang. Kapag mahina ang immune system, malakas kumain ng mga matatamis. Tamis na ang dugo, dumadaloy na yung sugar doon sa sobra. Sige, inom ng matatamis. Ano ang lunas ng mamaso? Ayon sa isang study, maaaring gumaling ang mamaso ng walang gamot. Pero dahil isa itong sakit sa dulot ng bakterya, ang mamaso ay karaniwang ginagamot gamit ang antibiotics pag bakterya. Pero ang alam ko, sa mga bata, huwag po natin lagi silang pinapainom ng mga synthetic antibiotics. Nandiyan naman po ang natural na garlic. Okay, natural garlic, gagad-gad mo lang, pipigain. 5 pirasong garlic. Butil ha. Gumbalatan mo, gagad-gad mo, tsagain mong pigain mami, lagay mo sa retasong lampin at yan ang pipiga mo, lagay mo ng konting honey at ipainom. This already a natural antibiotic. 2 times a day dun sa mga meron nito. Ako po ang ginagawa ko sa anak ko pag meron siyang mamaso. Bukod sa nagdidikdik ako ng, magsusunog po ako ng dahon ng langka. Yan, dahon na lang kayong fresh, susunugin hanggang sa mag-uling po siya. Yung uling po nun ay didikdikin ko. Lalagyan ko po ng konting langis ng niyog. At yun, hugasan ko muna ng mga pinakulong bayabas. At pagkatapos nun, tutuyuin. At ilalagay po yung uling-uling. Siyempre, mangingitin. Pero it's okay. No? Yan, ilalagay dyan. At paiiwasin niyo po sa pagkain ng mga malalansa, itlog, manok, mga matatamis, paiwas nyo po sa kanila yan para maging malakas po at magkaroon ng mas maraming vitamin C sa katawan. Nandyan po ang pag-juice ng orange o calamansi. Ganito na, piga ka ng 20 pieces. Depende po sa
ilang taon na yung anak ninyo. 10 pieces or 20 pieces ng calamansi piga, lagyan ng konting honey, and also ginadgad na bawang, natural antibiotic. Dalawa lang nun. Paghaluin po din nyo doon. At yun ang ipainom nyo 2 times a day, umaga, 10 a.m. and also 4 p.m. po. Ayan po ay makatulong po sa kanila para hindi magtuloy-tuloy yung mamaso. So you have a remedy here outside sa katawan ng bata, sa mga parting may mamaso, and also maiwasan nyo pagtaas ng sugar sa dugo ng bata at maglalakas ang kanyang immune system. And in that, malaki po ang may tutulong sa inyo ng Yummy Beet Multivitamin Syrup. Dahil ang Yummy Beet Multivitamin Syrup ay may vitamin A. Yan ha! Ang vitamin A, ayon sa pag-aaral, ito po ay makatutulong para sa anumang sakit sa balat. Ha? Kapag ka laging may vitamin A na alam nating pampalinaw lamang na mata, ngunit makatutulong pala para depensahan ang katawan sa anumang bacteria and virus ng inyong mga anak, ay ano pa mang cause dyan ng mamaso, ay madaling mapupuksa. O kaya magiging healthy ang kanilang skin. At sakali mang dumapo dyan si Staphylococcus aureus, patay kagad. O hindi siya makakapasok, hindi siya makakapanira, o hindi magkakaroon ng anumang skin boils o anumang skin rashes sa inyong mga anak. Try nyo po. Kung ang inyong anak ay 2 years old hanggang 7 years old, 2.5 ml o 1 half teaspoon every day, every morning. O 7 years old hanggang 15 years old, isang kutsara na, or 5 ml once a day, every morning. Ito po ay makatutulong para depensahan, palakasin ang immune system, and proper hygiene, and also immune system with sunlight. Yan, mapalakas po yan para sa ating skin. And so, hygiene po, paliguan palagi sila 2 times a day. Pwede po yan, ano, para laging ma-flush out yung mga bakterya na yan. Kasi yung hangin po natin, na ating nilalang, ha? Pakarami pong bakterya niyan, hindi natin nakikita. So, kailangan meron pong depensa palagi everyday na painumin. Huwag pong papaltos ng pagpapainom. Ang Yummy Beet Multivitamin Syrup ay available po na naka-flash screen. Ha? Painumin niyo po palagi ang inyong mga anak para may depensa sila sa araw-araw. At also, makatulong sa kanilang pag-aaral dahil ang taurine ay nasa Yummy Beet Multivitamin Syrup. At pampatangkad, ang CGF Chlorella Growth Factors ay nasa Yummy Beet Multivitamin Syrup, magiging magana ang kanilang pagkain. Hindi sila magiging pihikan. Hindi nila gugustuhin na lagi lamang karne, hot dogs. Kundi kakain din sila ng gulay dahil magana silang kumain dahil sa lysine na dulot ng Yummy Beet Multivitamin Syrup. Tandaan po natin mga mamis na sa atin po nakasalalay ang kalusugan ng ating mga anak. Kaya, ha? Painumin po sila palagi. Kapag healthy si baby, lagi pong masaya ang pamilya at laging tipid sa budget. Kaya happy si mami palagi. Ayan po ha, God bless po sa inyong lahat. At sa mga susunod nating topics, ha, tandaan nyo po, abangan nyo po ang mga susunod na aming pag-uusapan dito sa Happy Time With Me. Please subscribe and click the bell button. And like and share. And also, pwede kayong mag-comment sa comment section. Kung kayo po ay may mga suggestion, mga katanungan patungkol po sa inyong mga anak, ay pwede nating pag-usapan dito sa Happy Time With Me. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.